pag nakarinig ka na palakpak, ibig sabihin, pasok ka sa third level. Kapag naman ang narinig nagtuk, ibig sabihin, likwa ka. So, 20 kami nakapasok sa, di ba, 20 kami na nakapasok doon sa third, 6 sa amin na takagal. Isa ako sa 14 na pumasa hanggang sa ikatlong level. Pagkatapos ng level na yun, standby na kayo kasi tatawagan na kayo kung ilalive na kayo. Sa 14 namin na pumasa, may tatlong tinawagan, hindi ako kasali. Actually, nag-text sa akin yung ABS kasi hindi na sila nag-confirm after that. So, I still considered na hindi ako tinawagan. Walang nangyari. 11 months after, that was September 2019, 11 months after, nag-audition ako, bumalik ako. Bumalik na naman ako sa ganun na naman, 3 levels ulit. Pumasa ulit ako sa tatlong level. So, audition ba lang, imagine nyo, ganun na siya kahirap. Ang dami na mong umiiyak, first level pa lang, kasi first level ko, hindi na sila papasa. So yun, nakapasok po ako ng hanggang tatlong level. And then, by that time, 2 months after, siguro mga September, 1 month pala, 1 month after, tumawag na po yung showtime. And sabi nila, congratulations! Isa ka sa mga tinawagan ng tanghalan. Siyempre, so tuwa-tuwa naman ako kasi, ano na, ito na to, twice ako ng audition, 11 months yung pagitan. Alam niyo ba, sabi ko sa inyo kanina, nung unang audition ko, number 49 ako, pangalawang audition ko, yung number ko was 800,000, blah, blah, blah. So, ganun na kami kadami na nag-audition during that time after a span of 11 months. So, pagkatapos ko nun, wala lang, tinawagan ako for VTR shooting. Yung VTR shooting, ito yung ipapakita yung, parang ipapakilala ka bago ka isalang, di ba? May mga mapapanood ka na ipapakilala ka. So, ishingot kami ganun, tinawagan nila ako, tapos yung schedule ko po, Sabado. Kagabi po, napag-aralan natin, yung ibig sabihin ng Adventist, di ba? Na naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ngayon, dadagdagan ka siya. Kami po ay tinatawag na Seventh-day Adventist. Kasi po, ang araw ng Sabbath, which is itatakal pa yan ni Pastor Noel sa mga susunod na gabi, ang araw po ng Sabbath ay sobrang halaga po sa amin. Sobrang po na ino-honor namin ang araw ng Sabbath. Kaya nga po, every Saturday, as Seventh-day Adventist, we worship God. So, during that time, tinawagan po ako Sabado, I refused and I said, Ma'am, pwede po bang ilipat nyo ng ibang schedule kasi hindi po ako kakanta, ay hindi po ako pwedeng mag-shoot ng araw ng Sabado. Ayun po ay araw ng pagsamba namin. So, binigyan po nila ako ng chance na VTR shooting po ako ng Tuesday. And then after noon, tinawagan ako for band rehearsal. Ganun yung mga pagdadaanan mo bago ka mismo isalang. So, yung band rehearsal, pwede ka pa din lang tanggalin. Kasi, kapag hindi maganda yung performance mo during the rehearsal, pwede ka nilang tanggalin. Tapos, ano yun, pinaghirapan mo yun, how many level, tapos tatanggalin ka lang. So, kailangan rehearsal pa lang, pakita mo na na okay ka, na pwede ka. Pagdating po ng rehearsal, pinagpasa po kami ng 20 na kanta. So, yung 20 na kanta na yun, namili sila doon ng randomly. Ibig sabihin, hindi mo alam kung alin sa 20 yung ipapakanta sa'yo. So, kailangan lahat ng 20 na yun, alam mo. So, ang pinili po sa akin, unfortunately, hindi ko ganun ka-master. Yun po yung kantang Dakilang Lahi and Salamat. Yun yung napanood, yung nakikita nyo ngayon sa YouTube. Yun yung unang-unang songs na kinanta ko po doon. Pagdating ko po doon, medyo nag-struggle ako kasi medyo strength ko po sa mga secular songs ang English at hindi Tagalog. Pero binigyan ako ng Tagalog na song. So, after po noon, nung band rehearsal namin, napaos po ko ng sobra. So, umabot pa ako ng 2 weeks before po ako natawagan. Ngayon, after 2 weeks, tumawag po sa akin yung showtime. And yung schedule na binigay po nila sa akin was October 15, 2017. Pagka October 14 po, tumawag sila sa akin. Sabi nila, Jeremy, standby. Bukas, isasalang ka na. Pagkatapos po kasi ng band rehearsal, pwede ka na nilang tawagan anytime. So, kung narin nag-band rehearsal ka ngayon, pwede mamaya, tatawagan ka na nila o bukas salang ka na. Standby. Buti na lang ako, umabot pa ako ng 2 weeks before ako tinawagan at yung binigay po sa akin araw ay Sabado. Sobrang lungkot ko po nun kasi sabi ko, bakit Sabado?
Pero alam niyo po ba, one thing na hindi ko makakalimutan na sinabi ng tatay ko, anak ko, kalooban niya ng Panginoon, hindi gagawa ang Panginoon ng paraan para hindi ka makakanta ng araw ng Sabado. So, binigyan, nag-text po ulit ako sa aking parang coordinator, sabi ko, mga hindi po makakanta ng Sabado, pwede niyo po mangiurong yung schedule. Hindi po nila ako nireplyan, pero kami po bilang pamilya ay nanalangin, and after a day, nung Saturday night po, tinawagan nila ako. Pero before nila ako tawagan, sabi ng tatay ko, anak, kapag nakapasok ka ng Monday, sure ako, magiging semi-finalist ka. Sabi ko sa daddy ko, ano ba kami susunod? Hindi pa ako sumasalang, niisip mo na agad semi-finalist. Iniisip mo na agad, mananalo ko ng 5 pesos. Para namang masyado naman yatang malabo yung nasa utak mo. At once mag-isip. Pero alam niyo po ba, to make a long story short, talagang ako po ay naisalang po nung Lunes. Bukas po, ipapanto ko sa inyo yung tuloy-tuloy na nangyari. Pero there was one particular thing na pinagdaanan ko pagdating doon. Pagdating po kasi doon, bago kayo isalang, pakakainin muna kayo. One of the struggles talaga bilang isang SDA, kasi pagdating ko doon, yung handa nila lagi before kami mag-live was baboy, shrimp. Alam niyo yun, mga hindi ko kinakain. There was one time na parang wala na akong ulamin. Buti na lang may kalin, tsaka merong gulay. Gulay naman at yung sahog. Tapos siguro mga 3 potahe, tapos isa lang yung ulam ko. Sabi ng mga kasamahan ko, pasok na, ano na yun eh, afterwards na yun. Pero sabi ng mga kasamahan ko, Jenna, may ano kakainin mo? Parang wala ka namang kakainin kasi ang dami namang bawal sa inyo. During that time, I didn't know how to respond na hindi sila ma-offend. But I've always said to them, alam niyo, health conscious kasi ako. Sa inyo sabi ko, health conscious kasi ako. So, I want to keep my body strong and fit and healthy. Kaya hindi ako kumakain ng mga ganyan food. Pero alam niyo ba, mamaya, ipapaliwanag sa inyo lalo ni Pastor Noel kung bakit kaming mga Seventh-day Adventists, hindi kumakain ng pork, hindi ko makain ng shrimp, hindi ko makain ng mga hindi ipinapakain ng Panginoon. And later, mas maiintindihan natin yan kung bakit. I struggle to make the people understand kung bakit hindi ko yun kinakain. Pero to be honest, health conscious po talaga ako. Mahilig po ako kumain ng gulay. Kumakain po ako ng meat occasionally, pero hindi talaga kami masyadong nag-meat sa bahay. Kung pwede, kaya po siguro hindi ako tumataba. Kasi yung gulay hindi naman nakakataba. So, I'm really a health advocate as well. So, I really want to keep my body strong and healthy by eating the right kind of food. And later on, mas malalaman po natin kung bakit ang mga Seventh-day Adventists ay napaka-health conscious, lalo na po pagdating sa pagkain. Kaya atin po yung antabayanan. And for the next days, akin na pong ikukwento sa inyo yung pagpapatuloy ng aking journey. Pero bago natin mapakinggan muli si Pastor Luel Quinto, ay aawit ako nung pinlay ko kanina. Pero ngayon, mapapakinggan nyo ng live. At ito po ay may pamagat na How Big is God. Napapaalala po ito na bagamat napakalaki ng ating Panginoon na siyang gumawa ng buong universe, pero ang liit niya din. Nakasya siya sa ating puso. Hindi naman literal na maliit, but He's there, willing to live inside our hearts. Sana po mag-text kayo sa message ng song.